Bakay sana ng MMDA Task Force Special Operations sa lakay ng Lotan area sa Maynila na pugad daw ng kolorum na sasakyan. Pero pagdating doon, walang nadat ng mga sasakyan ng MMDA. Sa recording sa radyo, nasagap ang tinig na ayon sa MMDA, nagbibigay babala sa umano'y mga kolorum na sasakyan. Di ba yung ano, sa may police station, yung pakorbada, nandun sila, pahilira sila, patutri dito. Nagmamanage, paano sila nagiging organisado, that we still don't know. So next time, magbabago lang tayo ng konting latag sa operations natin. Nasa loto na rin lang, kaya nag-operate pa rin ang MMDA. Unang nasampulan ang mga bus na ilegal na nakaparada, pati na ang mga rider at back rider na walang helmet. Kulang 10 motor ang na-impound dahil student permit lamang ang gamit na lisensya ng mga rider. Mali ko po ay wala po akong lisensya. Student permit lang po ang meron ako. Ang girlfriend ko po ay wala ding helmet. Not valid itong helmet na to. At po sa lahat sana ay babala po sa inyo to. Ang rider na si Severino Credito na inis ng mahuli. Nakiusap daw siya sa isang MMDA enforcer pero di pinagbigyan ng mahuling di naka-helmet ang kanyang backride. Kaya napahiya daw siya sa angkas na misis. Ilang beses pang bumalik si Credito sa lugar. Inakala ring may dalang armas si Credito ng mga otoridad. Kaya kinailangan ng tumawag ng pulis ng MMDA. May baril po kayo? Wala po sir. Nakita na nga yung inspeksyon na po. Wala po ang baril. Bumalik pa ako dito para panoorin. Alam ko yung ginagawa mo. Huwag kang makipaglokohan sa akin, ha? Wala po. Kung kanina pa. Ayusin mo yung helmet mo. Sandali, nakasin ang lisensya mo. Pakitikitan mo nga, illegal parking. Magsasagawa pa muli ng operasyon ng MMDA sa mga susunod na araw. Ian Cruz, GMA News.